Well, 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 mga kapopong, kumusta? Anyway, bukod kasi dito sa usapang modern fighter jet ng China, na medyo kakatakutan talaga ng Pilipinas kung gagamitin nila ito, ay actually sasagutin muna natin itong super interesting na katanungan na aking nakita. Which is dito sa tanong na ito, ay sa kung bakit daw nanalo naman ang Pilipinas sa International Court versus China patungkol sa mga isla natin sa West Philippine Sea, eh bakit hindi na lang daw tayo tulungan ng Amerika upang mabawi natin ang mga shoals at isla natin sa West Philippine Sea? Actually, may point naman yung katanungan niyan, pero ganito kasi ang paliwanag dyan. Anyway, unang-una kasi ay yung kasing pagkapanalo ng Pilipinas sa International Court between China at Pilipinas lang talaga. At ang tanging magagawa lamang ng bansang Amerika at ng iba pang bansa para sa Pilipinas patungkol nga dito sa pagkapanalo natin ay magpahayag lamang sila sa China na dapat nilang respetuhin ang International Court sa pagkapanalo natin. Pero ang tanong, ano nga ba ang ginawa ng China? Yes, mga kapopong, mismong gobyerno na ng China na ang nagsabi na wala silang anumang pagkilalang gagawin para sa naging desisyon ng International Court. Or in short, parang isang blankong papel lamang para sa China ang pagkapanalo ng Pilipinas noon. Pero kung magtatanong ka naman sa akin ng, wait lang, Teacher Popong. Bakit nga hindi na lang tayo tulungan ng Amerika? Bakit hindi na nga lang tayo tulungan ng Amerika para paalisin yung mga Chino doon sa West Philippine Sea para mabawi natin yung mga isla natin doon? Well, good question yan, pero ganito kasi yan. Kung hindi kasi ako nagkakamali, and also correct me if I'm wrong, kung pati kasi ang Amerika ay tutulong sa Pilipinas para sa pilitang itaboy o paalisin yung mga Chino doon sa isla o mga shoal natin sa West Philippine Sea, ay totoong pati ang Amerika magkakaproblema rin talaga dahil majo-jeopardize nila ang freedom of navigation kung gagawin nila ito. O sa mas madaling paliwanag kung pati kasi ang Amerika ay sasabihing sa Pilipinas talaga ang mga claims natin ng mga lugar doon sa West Philippine Sea, which is mga lugar naman na kineclaim rin ng ibang bansa bukod sa China, ay ibig sabihin ay hindi na international waters ang tingin ng Amerika sa lugar na ito, kundi para sa kanila bahagi talaga ito ng Pilipinas. At alam niyo naman siguro na ang magiging epekto nito pati ang iba pang mga bansang claimants nitong lugar na ito tulad na nga ng Vietnam ay posibleng magselos sa gagawing tulong ng Amerika para sa Pilipinas. Anyway, I'm open for correction para dito sa aking pinagsasabi, ha? So, huwag na kayo magtaka sa kung bakit noong mga panahon na nagtatayo na ng mga base militar ang China doon sa West Philippine Sea, ang isa lamang sa mga tulong ng Amerika para sa Pilipinas noon ay ang pagbibigay ng mga impormasyon at pagsasend sa Pilipinas sa mga satellite images kung papaano unti-unting nagtatayo ng military bases ang China doon. At kung i-relate naman natin ang defense treaty ng Amerika at ng Pilipinas, ay huwag nyo na itong intayin na ma-activate dahil ang katotohanan kasi kung ang Pilipinas ang unang sumugod o gumawa ng mga hakbang laban doon sa mga Chinese personnel na nasa West Philippine Sea, ay huwag na kayong umasang tutulong ang Amerika dahil hindi talaga ito ang layunin ng defense treaty kung ang Pilipinas pa ang mangunguna sa gulo. Anyway, dumako na pala tayo dito sa mga usaping jet sa mga modern fighter jets pala. Well, kung hindi kasi ako nagkakamali and also based to my current knowledge right now, ay totoong sabihin man nating mayroon pa ring bias kapag binabanggit ang mga salitang made in China sa mga panahon natin ngayon. Pero ang reality kasi ang katotohanan kasi totoong ang China na ang isa sa mga nangunguna pagdating sa technology sa buong mundo ngayon. Which is itong high technology naman na ito, ay ito mismo yung naa-apply nila para sa kanilang military meron sila ngayon. Well, kung i-relate naman natin ito sa mga fighter jet meron ng China, ay isa ito sa mga dahilan sa kung bakit mismong ang bansang China nakakagawa na ng sarili nilang mga fighter jet. At uulitin ko, ha? Sabihin man nating mga made in China ang mga ito, ay still malaking advantage pa rin ito sa China para katakutan sila ng mga bansa dito sa Asia. At alam nyo ba sa kung papaano nagkaroon ng idea ang China sa paggawa ng mga ganitong uri ng fighter jet ngayon? Yes, mga kapopong. At ito nga walang iba kundi sa mismong teknolohiya meron ang military ng Amerika. Anyway, ganito kasi
asin. Well, kung i-compare kasi natin itong F-22 fighter jet ng Amerika dito sa J-20 fighter jet ng China, ay halos magkahawig talaga ito dahil ang katotohanan kasi kinopia talaga ito ng China sa Amerika na medyo minodify lang talaga ng China. Na ang malaking tanong naman ngayon ay ano nga ba ang mas malakas dito sa dalawang fighter jets na ito? Well, kung pagbabasihan o iko-compare kasi natin ang software at hardware nitong dalawa na ito at ang mismong oras o bilis para mapalipad o ma-take off ang dalawang ito. At kung isasama na rin natin yung fuel efficiency, ay totoong still itong F-22 ng Amerika ang mas nangunguna talaga. Pero kilala nyo naman itong China na wala talaga silang pagsukong gagawin hanggang masurpass o malagpasan nila ang lakas ng military equipment meron ng Amerika. So huwag na kayo magtaka na baka nga pati itong futuristic airplane na isa sa mga plano ng isang private company sa Amerika baka mas mauna pang magawa o ma-develop ng China ito dahil bigla kasing isinapubliko agad ng Amerika itong patungkol dito. Well, kumbaga sa cellphone hindi pa nailalabas ng Apple ang bagong cellphone nila na iPhone 14 sa market noon ay kahit hindi pa available itong cellphone na ito ay mayroon na agad kang mabibili na mga casing para dito sa phone unit na ito. Yes, mga kapopong, mas nauna pang naging available yung mga casing ng iPhone 14 dati kesa sa mismong iPhone unit ng Apple. Well, ganyan talaga kumilos o umaksyon itong China. O sa mas maganda ba na statement gusto ba lagi ng China na ma-take advantage nila ang mga bagay na ginagawa ng other countries? Well, kayo mga kapopong, ano masasabi nyo dito sa military ng China? O sa mismong gobyerno pala ng China? Well, syempre gusto kong malaman yan. So, i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may natutunan o nalaman ka sa video ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung teacher Popong na nagsasabing, Te amo!